Dahil partner ngayon ay Webes Tabang Legal kita. Ayun, tulong legal tayo ngayon. Yes. Ana, sa tuya partner na pag-uusapan ngayon ay tungkol partner sa pananakit. Pananakit. Ayan. Or anong klaseng pananakit ito? Pananakit ng isang anak sa kanyang ina. Yun ang medyo kakaiba rito. Ayan. Yan partner ang reklamo ngayon. Abangan nyo at tutukan mga kaibigan kasi medyo kakaiba. Ordinaryo na yung naririnig natin na pananakit kung minsan sa ibang tao. Mm-hmm. Pananakit kung minsan sa mga bata. Pero ito ibaliktad. Aha. Pananakit ng isang anak sa kanyang magulang. Yan ang reklamo partner ng nanay na sinaktan. Di umano ng kanyang anak. Ayun. Partner, para makausap natin ngayon, ang nagre-reklamo na andito si Nanay Gloria Estepona at ang kanyang kapitbahay partner na sa ngayon, yun ang kanyang inuuwian. Ayun. And syempre partner, ang nire-reklamo ang anak, si Lucia Estepona. Mm-hmm. Okay? And syempre ang kanyang tiyahin. Ayun. Apo. Mm-hmm. So syempre partner, ngayon, kausapin muna natin si Nanay Gloria. Magandang hapon po, Nanay Gloria. Magandang hapon naman po. Ilang taon na po kayo, Nanay Gloria? Magsi-72 po. Magsi-72, single? Opo. Day po, may agong po. May asawa. May asawa. Ayun. May asawa po. Mm-hmm. Asan ngayon ang asawa mo, Nanay? Nasa Maynila po. Nasa Maynila. Pero ano pa naman kayo? Magkasama, okay pang relasyon? Opo. Okay, opo. Nabanggit ng aking partner, kayo ay nakatira sa inyong kapitbahay. Opo. Opo. Bakit kayo nakikitira sa inyong kapitbahay? Kasi, wala ho ba kayong sariling bahay? Ako po, yun sa Buragos po, may sarili po akong tinutuluyan. Mm-hmm. Makibaba-baba po, Nanay. Yan. Yeah. Ngunyan po, ngayon wala na akong tinutuluyan. Taina nuna po kaining anak kong si Lucia, so tinutuloyan kong lupa. Ah, inangkina? Inangkina po. Okay. Tabinayadan niya na po daw duman sa opisina. Mm-hmm. Pipagbayad niya ako ngunyan, kasi aman sa natabi, pina-start ko dyan. Mm-hmm. Pipagbayad niya ako ngunyan, tabinayadan na natabi yan sa opisina. Saan opisina? Sa City. Ibig sabihin, Nanay, yung pinag-awayan nyo, nag-ugat po doon sa pagpapaalis sa'yo, doon sa lupa na pag-aari mo. Opo. Na tinitiran mo. Opo. Ilan ho lahat ang anak nyo, Nanay Gloria? Ang anak ko po, tatlo. Tatlo. Pang ilan ito si Juan, itong nireklamo ninyo? Si Lucia po. Oo. Siya po ang panganay ko. Siya ang panganay. Opo. Kumusta naman yung dalawa mo pang anak? Maayos po sa bunso ko. Oo. Maayos po ang trato sa kuya. Ito po sa Manila. Yung isa? Si isa naman, tagilid man po ako. Tagilid din. Mm-hmm. Ano ko bang nangyari? Saan nag-ugat yung hindi nyo pagkakaintindihan, pagkakaunawaan? Bakit po nakarating po kayo sa ganito pong pagre-reklamo? Na may sinasabi kayong tagilid na ngayon, ang mga pagtrato. Tagilid na po. Tako po siya. Nananahimik po ako duman sa Manila. Mm. Kinahuron ako niya sa agom ko, mm-hmm, sa tugang niya. Opo. Na ang sabi niya, Papa, Mama, pabantayon ko ngayon siya kan aki ko. Mm-hmm. Bukod nga doon sa pagpapadara kong isaki ko, pagpapadaran ko man niya siya. Mm-hmm. Mm-hmm. Bakit nasaan siya nung panahon na yan? Nasa Saudi po. Nasa Saudi na kabroon. Nasa Saudi. Okay. Opo. So kayo ipinauwi, nasa Maynila kayo, pinauwi kayo dito sa Buragues. Opo. Para bantayan yung inyong apo. Opo. Ilang apo po yun? Dua. Dalawa. O, dalawa po. Ano po yun? Anak niya? Anak ni Luis. Anak ni Luis. Oo. Ilang taon na yung dalawang bata? Susaro po, 11. Susaro, 10. Okay. So, ganun ha, ang panganay mong anak, ito ngayon na nirereklamo mo. Opo. Ngayon, kanina, may nababanggit si partner na ang pinaka-pangunahing reklamo ninyo ay dumating sa punto na kayo ay sinaktan or mayroong pananakit sa inyo. Or pamamaltrato. Itong inyong anak. Opo. Pakikwento nga po, ano ho ba talaga nangyari? Ganun po, di dati po, nag-uwi ako sa kanya. Pag ano po, ganun ang ganun. Anong ganun ang ganun? Ganun po, pinag-aapi niya ako. Paanong klaseng pang-aapi? Sinasaktan niya akong, una po. Anong klaseng pananakit? Una po, binuhusan niya akong tubig na mainit. Binuhusan ka ng tubig saan? Dati. Saan, ma'am? Yan po, sa Buragues, sa bahay. Saan parte ulo, ng katawan? Sa puwet? Saan? Tapos po, nag-awin, paano naman po kami, binato niya po ako ng sundang. Ang ginawa po, dinala naman niya ako sa barangay. Tay nilahila niya ako. So, dahil wala na daw po ako niya na lupa. Ayun. So, pagkatapos mong alagaan yung inyong apo. Opo. Pagdating niya, umuwi siya galing abroad, opo, nagkaroon na kayo ng mga hindi pagkakaintindihan. Opo. Inuupakan ka na niya. Inuupakan ako. Mm. Mm-hmm. Meron ka bang testigo na inuupakan ka or sinasaktan ka? Mayroon po itong bunso ko. So, kailanganin ko po. Yung kasama mo. Opo. Mm-hmm.
So, maliban dyan sa binuhusan ka ng mainit na tubig, binato ka ng itak, anong klase pang ipananakit ang naranasan mo? Ini pong naranasan ko po ngayon, hinulog niya talaga ako sa hagdanan. Hinulog ka sa hagdanan? Opo. Bating alas 7 ng banggi. Kailan po pala yan nangyari itong mga pananakit na ito? Nakaano pong Biyernes, nakaagi po. Ibig sabihin, kakauwi niya pa lang galing sa Saudi. Opo. Itong pananakit na pagbuho sa iyo ng mainit na tubig, pagbato ng itak, kailan pa yung nangyari? Nakaagi na po ng mga ano, Mga anong buwan? Mga nakaagi na pong buwan. So, naging maayos ulit kayo after maayos noon? Maayos po kami. Inadamayan ko siya. Mm-hmm. Kaya po siya, lahat ng inanukos niya ngayon, na niya po ako tinuran na magulang. Sa tingin mo, Nanay Gloria, ano ang rason? Bakit kayo sinasaktan? Bakit kayo ginaganan niya ng inyong anak? Ginaganan niya po ako. Ayaw niya po kami dyan, pati ang mga kapatid niya, pati po ang auntie niya, ayaw na kami dyan patirahin sa lupa na yan. Mm. Pero yung lupa na yan, may ungkating ko lang partner. Oh, sige partner. Sino nagpundar ng lupa na yan? Mayroon po dyan tabi, mayroon location yan, Can Rosendo, Berlon, kanabili na Estepona Berlon, tayang po mag-agom. Sino yan? So, ina ko, so stepfather ko. Okay. Ibig sabihin partner, na-acquired nila itong lupa dahil ito ay relocation. Opo. Nakapangalan so, po sa inyo. Sa nanay niya. Sa nanay ko. At stepfather niya. Sa stepfather ko. Ngayon, namana mo. Opo. Minana mo. Minana ko po. Ayun. Pinester po ako, kan ina ko, tanagadan po, day po ang Lucia, day po ang Milya. Okay, maliban dito sa pagpapaalis, meron pa bang ibang rason na bakit nag-aaway kayo? Nagmumurahan ba kayo? Anong klase? Ay, gusto po, sir, minumura. Tanak ko siya. Pero ikaw minumura ka? Gusto ko lang malaman, partner, itong pinaka-recent na hinulog ka sa hagdan, saan nag-ugat ulit ang inyong pag-aaway? Iyo po yung nag-ugat, girari po, sa lupa. Sa lupa, na parang naungkat ulit. Oo, naungkat dahil pinapaalis ka na dyan sa banyo. Dyan din sa Buragwis? Opo. May record na ba sa barangay itong mga pangyayari ito? Mayroon. Anong naging aksyon ng barangay? Ang sabi sa kuya po kang barangay, dahil nanguna po ako, pinablatter ko po, nagagad po akong daraw na ako sa ospital man lamang, taduguan ako. Okay. Taduguan ka na eh. Opo. Okay. Ngunit nagagad man ako ligi sa tubang niya, dahil man po ako nadara, taday man sa kuya kimadara. Okay. Partner, pero siguro, nakapamedical ka po, nakapacheck up ka. Opo. Okay. Okay. Siguro kunan natin ang kwentong-kwento bago tayo pumunta dito sa inirereklamo. Kunan natin ang kwentong-kwento yung inyong kapitbahay na tinutuloy mo ngayon. Anong pangalan niya? Si Plor. Chaplor. Chaplor, magandang hapon po. Pakilapit lang po. Magandang hapon. Oh, napapakinggan niyo yung kinukwento ni Nanay Gloria na pananakit, pagmumura at mga matitinding pangyayari na ginawa ng kanyang anak. Di umano, laban sa kanya. Anong masasabi niyo? Yan ba'y may katotohanan? Meron ba kayong alam sa mga pangyayari niya? Nung umuwi ba sa inyo si Nanay Gloria, nakita niyo po yung mga pasa? Mayroon po. Kumusta pakilapit po? Lang po. Oh, pakilapit lang. Kumusta po si Nanay Gloria at that time? Pumunta po sa bahay, umiiyak. Umiiyak. Hmm. Tapos nakita niyo po yung mga... Pakilapit lang po. Pakilapit mga pasa, lang po. Sugat, nakita niyo po. Opo. Uh-huh. So, kayo mismo makakapagsabi na mayroon talagang nangyaring mayroon pananakit. Mayroon. Pakilapit lang po. Naiiyak kayo na eh. Bakit po kayo naiiyak? Na, ano po yan? Naawa kayo kay Nanay Gloria? Siya ba ikamag-anak niyo o kumari niyo? Ano? Kumari mo. So, nakiusap sa inyo para tumuloy sa bahay niyo? Palagi po ito tumutuloy sa amin pag... Nag-aaway. Oh, pakilapit lang pag, po. Pag nag-aaway. Pag nag-aaway sila. Pakilapit lang po. Ilapit niyo lang na. Pag nag-aaway po sila, palagi siyang tumatakbo sa bahay. Mm-hmm. So, kayo mismo makakapagtistigo na talagang may nangyayaring hindi maganda. Ayan, partner, yung medical certificate ni Nanay, diagnosis partner ng doktor, physical injury secondary to fall, roll out. Fracture. Fracture. Ayun. Okay. So, ganyan. So, yun po. So, maliban po doon, maliban doon sa umiiyak siya, may nakita kayong pasa o sugat, ano pang maikukwento niyong, anong sinasabi sa inyo ni Nanay Gloria? Pakilapit lang po. Sabi niya, sinakta naman daw siya ni Lucy. So, kanina nabanggit nyo na sa tuwing mag-aaway sila, pumupunta. Ibig sabihin, hindi ito ang unang pagkakataon na tumuloy siya sa inyo. Hindi po. Makailang ulit na po? Palagi, mga tatlong beses. Tatlong beses. So, una kailan partner, po yan? Nung ngayon lang na taon na ito?
Hindi po, nung isang taon pa hindi, po. Partner, hindi, partner, kasi nakapag-abroad na nga. Hindi pa nag-abroad ito. Ayun, may okay. Nangyayari. Palagi sila nag-aaway. Okay. Okay. Iyak ng iyak si Nanay Gloria. Okay, narinig natin mga ka-action ay yung panig ng nagre-reklamo. Doon naman tayo, partner, sa panig ng inire-reklamo. Inire-reklamo anak si Lucia. Lucia, magandang hapon po, Ate Lucia. Magandang hapon po. Okay, apo. Ilang taon na ho kayo? 48 po. 48. May ilan ho anak nyo? Dalawa po. Yung anak, yung asawa nyo, nasaan? Iniwan ko po ngayon doon. May asawa kayo, dalawang anak. So narinig nyo yung kwento ng nanay nyo. Anong masasabi nyo na kayo inireklamo ng padanakit, pagmumura, pagmamaltrato, hinulog nyo pala sa hagdan? Ganun po. Ang sa akin, masasagot ko naman po, nanay ko yan, hindi ko naman po yung gagawin sa kanya na manakit. Kahit ano pong galit ko sa kanya, alam na mga tao doon na hindi ako nananakit. Sumasagot ako sa bunganga pero hindi ko kayang saktan ang magulang ko. Isa-isahin ko ah. Ang sabi ng nanay nyo, binuhusan nyo siya ng mainit na tubig. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Ang sabi ng nanay nyo, binatum mo siya ng itak. Hindi po totoo yun. Nag-aaway po kami sa lupa. Ano ba naman sa akin? Okay, ulit siya. Ituloy ko lang ah. Pangatlo, ang sabi ng nanay nyo, hinulog nyo siya sa hagdan. Hindi po totoo yun. So ngayon, patungkol tayo sa lupa. At totoo ba na yung lupa na yun ang inyong pinag-aawayan? Ano po, yung lupa po, bali po si Mama po nung mga panahon na nasa Maynila na si Mama, yung office po na City, pumunta po ng Legazpi, tap ng Buragwis para po yung relocation, inano po sa City, napaalisin na kami. Ngayon, hindi po nahuhulugan, tapos pinaalis po kami. Ang ginawa ko, ako na lang po, madam, pumunta ako sa City, ako na lang po magbibendi. Huwag niya na lang po ako paalisin. So kayo sabi nagpatuloy na maghulog? Opo. Mm-hmm. Okay, magkano naman yung hulog? Nandiyan po. Nandiyan po. Ang alam ko dyan, mga 1.5, di ba? 1.5 muna down payment. Pagka down payment, sinerte naman po ako. May tumulong may itatanong lang ako, partner. Kung ganun ang usapan, ikaw yung nagbayad doon sa City, paano naman ang usapan nyo ng nanay nyo? Na iyan talaga, sinalo nyo na? Hindi. Parang simula sa magulang niya, papunta sa kanya, tapos ikaw ang may pera dahil ikaw yung medyo nakakaangat sa buhay. Kumusta? Ang usapan nyo ni nanay nyo? Okay naman po. Hindi. Bago ka naghulog, may nag-usap ba kayo ng nanay nyo? Opo, pumunta po kami ng City. Hindi. Anong paalam mo na ikaw na ang maghuhulog? Opo, umayag naman siya. Opo. Kasama ko siya, so, nagbabayad po. Kailang, anong taong ka naghulog ng lupa na yan? Anyan po, hindi ko nakabisado. Okay. Mga ka-estimate lang, mga ilang taon? Mga 2017. So mga 3-4 na taon na? Opo. Okay. Ngayon, nung ikaw na ang naghuhulog, ay inako mo na na sa'yo na yung lupa. Yun lupa sa akin, pero sabi nila, titira, kaya po hindi ko yun tinitirahan. Ilan ba sukat ng lupa na yan? Maliit lang po, hindi ko po tinatayuan kasi para sa kanila yun. Yung tumulong din po sa akin para magbayad yan, galing din po sa tulong ng kaibigan ko, ibigay kayo mama yan. Tapos yun dito sa inyo mag-asawa. Tapos, yan po ba nanay, Ate Lucia, na nababanggit nyo, inapailiwanag nyo sa nanay nyo na ganun yung magiging ang agreement nyo na etong tinayuan nyo ng bahay? Hati po. Hati? Opo, wala pong problema sa akin. So saan doon titira si nanay nyo? Doon sa likod. Sa likod? Opo. Lupa lang muna. Wala munang bahay. Wala, sila na lang po mapapagawa yung anak ko. So bakit kayo nag-aaway sa lupa na yan? Ewan ko kay mama, basta okay naman po sa akin na tumiri sila doon. Wala naman pong problema sa akin. Tapos dito ako sa kabila. Teka lang, partner. Kasi ang sabi ni Nanay Gloria, nasa Manila siya kasama ang iyong tatay. Na pinauwi mo. Nakiusap ka na umuwi muna siya dito para bantayan ang iyong mga anak. Oh, last kasi year po. Kasi ikaw ay luluwas. Problema po kasi ako. Di ba? Pupunta ka ng Saudi. Ngayon, ano ang usapan nyo ni nanay? Sabi ko, di umuwi na po ako, madam. Sabi niya sa akin, nandun ako sa kaibigan ko, sa kuya ko. O pag uwi mo na ako ng Manila. Sabi ko, sige mama, kasi nag-a-apply pa po ako. Umuwi ka agad din uli kasi interview po ako ng employer ko sa Manila. Tapos yun na, kaya nagkagulo po, yung mga ilang araw ko, tatlong araw po ako dyan, ingay siya ng ingay. Ano wala sinasabi? Naman po problema, yun sa lupa. Sabi ko, wala naman problema, tumira ka dito kayo dumaan sa likod. Sa inyo yan, dito naman ako. Walang problema sa akin. Okay. So, ano ngayon sa tingin mo? Bakit inaakusahan ka ng nanay hindi mo na may pananakit na nangyari? Hindi ko po yan alam. Si, ang kasama mo ay tiyahin si nyo? Opo, si auntie. Kapatid si ni? O, kapatid ni mama. Okay, pwedeng makausap. Anong pangalan mo po? Emilia Dario Estepona. Okay. Cha Emilia, anong masasabi mo dito? Ako po. Sa kwento ng kapatid mo na sinasaktan siya ng pamangkin mo? Ako po, nag-iingay silang dalawa. Mm. Ang kapatid ko. Oh. Sabi ko,
ayaan mo, ikaw na ako, huwag ka naman maingay sa anak mo yon. Ha? Bakit mali daw yung sinasabi ko? Ito naman, oh, umiwas ito. Sabi niya, ano, lalabas ngaya ako. Para ngaya ika-iwasan ko ang gulo. Di, lumabas ito. Siya naman, ingay ng ingay siya. Inaawat ko naman siya, sinasabihan ko siya. So, nanay, masasabi mo na talagang itong kapatid mo matabil? Opo. Sabi ko, rapakan? Opo. Okay. Inaamin ko po yon. Opo. Ako po, sinasaktan niya din. Ha? Sinasaktan niya din ako. Nang kapatid mo? Opo. Anong ginagawa sa'yo? Sus, lahat ako. Tingnan mo na ni tsura ko. Ano po? Ano pong ginawa? Ano ginawa sa'yo, nanay? Sinasampal niya ako. Ilapakilapit lang po ng mikropono. Sinasampal ka? Sinasampal niya ako. Tapos? Kinukulusong-kusong niya ako dun sa banyo. Magkapit bahay kayo? Ano, magkasama kami. Ah, magkasama. Sa isang bahay. Oo. Ako po, sinasaktan niya ako itong gabi na ito na nag-away sila mag-ano. Sinaktan niya ako, ginano niya ako. So, may binabanggit yung kapatid mo na sinaktan siya ng anak niya. Totoo ba yun? Ha? Hindi naman siya sinasaktan ng anak niya. Na paano po yun na nahulog sa agdan? Paano po may mga... Alam mo po, itong kapatid ko, ha? Nag-iingay siya doon sa may hagdan. Nagsasalita siya. Ano ngaya? Uniong... Makilapit po ng mic na eh. Makilapit lang. Ako ngaya, nag-iingay siya doon sa may hagdan. Ito naman na anak niya, pumasok. Magkain na ngaya kayo. Ha? Magsikain na ngaya kayo. Gusto ko naman din ngaya ako magpahingay nga. Ha? Ang ginawa naman ng kapatid ko, sige siya ingay. Mama ngaya, huwag ka na ngayon maingay. Oh. Pero nanay, ngayon, wala ka pong nakita na panunulak sa hagdan? Wala. Yung sinasabing binuhusan siya ng mainit na tubig? Ay ako, wala ko noon dyan. Yung binato siya ng isa? Wala ka. Itong paghulog sa hagdan? Ngayon? Oo. Hindi naman siya, nahulog. Nagtaanon silang dalawa doon na mag-ina sa may pintuan. At yung kapatid ko naman ito, nagsisigaw na pinapatay daw siya. Pinapatay? Sa kluluan daw siya, papatayin daw siya. Wala naman sa kanya nananakit. Ngayon, so, gusto mong sabihin, nanay, itong kapatid mo na si Nanay Gloria ay gumagawa lamang ng kwento o istorya? Nahulog talaga siya sa hagdan. Nahulog? Na-outbalance siya. Hindi siya inulog. Ito mga anak niya na ito, alam ko ito, minsan sila nagsasaragutan, nagsasaralitaan sila, walang sakitan. Hindi pa anak niya, sakitan niya, saktan niya yung anak niya. Balik tayo dito kay Nanay Gloria. Nanay Gloria, may testigo yung anak niyo. Hindi ka daw sinasaktan. Na walang nangyaring pananakit at ikaw daw ay masyado talagang bumangera. Ayaw po. Ako po tabi, Chen. Bako akong bumangera, may niya tabi. Ikatabi, naglawa kay trabaho, naghilang ka, dahil ka na nakahiling, inataman kita. Sinakripisyo ka kay trabaho, pirang taon, tengo na. Patarama ako. Inataman kita kay pirang taon, manimilya, minahal kita, tatugang kita. Taday ka nakiko, akan tugang tansaro. Tantaramo kan tugang tansaro. Manay Gloria ngaya, tabi, sa manilipot. Diyan na ngaya sabi sa imo si manimilya, taday ko ngayon, maasal kaso kung magadan niya yan, pahiyo mo sabi. Kaya kinuata ka sa trabaho mo, ginabos na ka man ni Milya. Ay, taman ta ka kiduang taon na dahil si Lucia. Takunday ako, dahil ka man. Dahil ta ka na taman. Totoo yan. So anong masasabi mo, Nanay Gloria? Kaya ako man ni Milya, dahil ko nag-utik di isa gano'ng sa mga ginibo nindo sa kuya. Pigahanapan nindo ako ka kwarta, napigagastos ko tabi, sino ako ata sa eleksyon, nakalakop. Na sabi mo, kailangan ang nakuha mo sa eleksyon? Anak ako amang po ako dito. Tinabangan po kami kami ng gobyerno. Siyempre po, pigayo. Dasa mo niya, pagkakaon me. Ang gusto niya pong padarahon, ang gusto niya pa mangyari, darahon ko siya sa ospital. Ano man tabi na ipadara ko, madam? Okay, alat muna. Alat muna, nanay. Digdi kita sa puntong ini. Ang sinasabi kan sa imong tugang, batong dahi ka man dahi hinulog sa agdan. Hinulog ako. Sisa'y nagulog sa imong sa agdan? Si Lucia mismo. Paano ka hinulog? Itinuklan niya ako. Primero po, binarabad niya ako kang laog ang kang kutsara. Nagtutuko ako siring. Tapos yung pangalawa, binarabad niya ako kang kasirula. Ngunyan po, may baso akong kapot. Binarabad ko siya. Putang ina mo ngayon, lumayas. Kitball. Ito. Dito po ako kan oras na yan. Kaya, sabi kasi ni Muslir, magtagalog. So, kaya nagtagalog si pwedeng, Manay Gloria. Pwedeng hindi niya sinasadya na matulak ka. Talagang, maitulak ka, pero naitulak ka.
na talaga pong sinadya niya. Uh-huh. Sinadya na, totoo. Totoo man. Ate Lucia. Hindi ko naman po siya. Hindi ko naman siya. Ulo, bakit ihulo ko po siya? Sige. Kaya, sa sobrang galit ko, madam, yung kutsara, yun ang pinag-initan ko po sa lababo. Kaya sasaktan ko siya. Anong ginawa mo sa kutsara? Sa lababo? Tinapon ko sa lababo. Kwan mo, nirisling mo yung kutsara? Nirisling ko yung kutsara ko doon sa lababo. Ang kinainitan ko pa ng galit, pinilipit madam. Pinilipit mo yung leeg ng kutsara? Hindi naman po. Ang kinagalitan ko pa, madam, yung kakain, sabi ko, tara na, kakain na tayo. Tapos, ay, ayun na, kain na kami. Binuhusan niya mga pagkain. Numinit yung ulo ko, binuhusan niya yung rice cooker at mga pagkain ng tubig. Oo, so, ibig sabihin nito, partner, naninindigan ka po na wala ka talagang ginawang pananakit sa nanay mo. Naninindigan naman siya? Naninindigan naman si Nanay Gloria na talagang sinaktan ka pa ulit-ulit ng iyong anak. Ma'am, sir, opa. Sa madaling salita, magkukuhaan po akong request. Ngayon po, so ako, kalibanan ko po. Ano? Na edad 19 years old. Ngayon sa luwa. 19? Edad ng 10 anos po. 10 anos. Yung mismo sa kuya Ann, lumampot doon sa baba. Sino yon? Ako mo? Kaya po tumampot siya, madam. Kasi na-outbalance siya. Tinampot dyan ni Nico. Dinampot ka ni Nico. Po ako sa loob. Pero andun ba yan na apo nyo nung tinula kayo? Nandun mismo. Takot na takot sa akin. Tapatay niya si mama. Okay. Mga kaibigan, mga kababayan, mamaya kasama yung ating legal advisor, aalamin natin saan makakarating itong reklamo nito. Na pinanindindigan ng nanay na siya ay nakaranas ng pananakit. Ngunit doon sa inaakusahan na kanya mismong anak, naninindigan naman na walang nangyayaring pananakit. Mm-hmm. May testigo pa kasama yung tiyahin na kapatid mismo ng nagre-reklamo. Sa medical certificate naman, partner, nakalagay doon na talagang meron siyang fracture due to pagkahulo, partner. Naman natin via Zoom, partner, si Attorney Jedrick Angeles. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Remy, Mr. Joshua, and sa lahat po ng ating tagapakanig at mga taga-subaybay po. Opo, Attorney, kung inyo pong nasubaybayan kanina at napakinggan nyo po yung magkabilang panig, ano po ang unang masasabi nyo dito sa usapin na ito? Unang masasabi ko po dyan ay sana wag na tayong umabot sa legal na proseso, pero kung doon naman po tayo hahantong, meron naman po tayong mga, yun naman po sa batas, meron naman po tayong mga legal na pwede pong gawin sa in favor po kay Aling Gloria. So, pwede po siyang magsampa po ng kaso ng physical injuries po sa against po dun sa nanakit na si Lucia dun po sa kanyang anak. At kapag po ito ay napatunayan, ayon po sa batas, meron po itong kaukalang pwede pong makulong si Ms. Lucia or meron din po itong multa na pagbabayaran po siya under po sa batas dahil yung base po sa mga records at base po dito sa mga napakinggan ko po kanina, medyo may maltreatment or minaltrato po kasi si Aling Gloria ng kanyang anak. So papasok po iyon, yung mga nangyari po na iyon sa sinasabi po ng batas. Okay. Kung sakasakali po, anong kaso po ang maaring maisampa ni Aling Gloria sa kanyang anak na si Lucia at ano ang magiging parusa po dito, Attorney? Opo. So, dyan po, base po dito sa ating narinig na sa dalawang panig, pwede pong makasuhan po si Miss Lucia ng physical injuries or yung slight physical injuries po. Pero under po kasi sa batas po natin, may iba't ibang klase po kasi ng physical injuries. Depende po yan kung gaano po kalala ay yung pinsala na or yung pananakit na ginawa po ni Ms. Lucia. So, yun po, base po sa ating narinig, magpo-fall lang naman po ito sa slight physical injuries. Mm-hmm. Tapos may kaukalan po itong pwede pong makulong po si Ms. Lucia ng isang buwan na hanggang 6 na buwan. Depende po yan sa ipapatong na penalty ng korte or pwede rin po siyang magmulta ng 40,000 pesos po. Okay. At attorney, apo, partner, parehas ang ating katanungan eh. Kasi partner, na attorney, kanina pinag-usap natin, kinuha natin ang lado ni Ms. Lucia. Attorney, dinideny po kasi ni Ms. Lucia na talagang sinaktan niya o nagkaroon po ng pananakit dito po sa kanyang nanay. Sa ganito po, ano po ang kailangan gawin po ni Nanay Gloria para mapatunayan po talagang merong pagmamaltrato?
So kung para pumapatunayan natin na may pagmamaltrato, una po kailangan po natin ng mga dokumento. Yung dokumento po na yan, like yung medical certificate po na galing po sa doktor, tapos po mga testigo. Ang nakikita ko po ngayon, ang pinakamahalaga pong ebidensya ngayon is yung mga testigo o yung mga witnesses po na nakakita kung paano po sinaktan si Aling Gloria. Opo. So, dahil, sundutin ko lang po, attorney. Enough po ba yung medical certificate at yung testigo? Pwede na po kasi nababanggit ni Nanay Gloria, yung apo niya na minor de edad, yun po ang nakakita sa pangyayari. Yung sa testigo naman po at sa medical certificate, para po sa akin, magiging enough na rin naman na po siya. Tapos, kung makikitaan po natin, halimbawa po may mga recent na pangyayari or mga previous na pangyayari na fresh pa po sa ano ni Aling Gloria at makikita po natin sa kanyang katawan na meron pa siyang mga pasa, meron pa siyang mga kung ano ba po, halimbawa po kung nabalian po ba ng buto si Aling Gloria, pwede po yung magiging sufficient na po yun para yun, po sa pagpa-file po ng kaso. Yun po, attorney, ay kung talagang hindi na magkakasundo at darating na sa punto na magkakaroon ng kasuhan. Pero gaya po ng nabanggit nyo, maging kayo po, attorney, ay mas mamarapatin at nanaisin natin dito sa programa na baka naman pwedeng magkasundo na lang sila. Magkaroon ng pagkakapatawaran at magnanay naman ito, partner, at magkapatid. Hindi naman sila mag-ibang tao. Nanay at anak ang involved dito, di po ba, attorney? Tama po dyan, Sir Joshua at Ma'am Remy, dahil kahit ako po, kung ganyan pong problema po kasi ng pamilya yan. Ang gusto ko po, mamarapating ko rin po sana na sana magkasundo na lang po sila, magkapatawaran. Dahil wala naman, ang lahat naman po ng problema is nakukuha naman po sa magandang pag-uusap. Huwag na po tayong sanang humantong sa ipapasaligal pa po natin dahil medyo mahihirapan na po. Dahil kung considering din po yung mga edad po ng mga involved po na tao, like po si Aling Gloria. Apo. Opo. Dito tayo kay Aling Gloria, kasi si Aling Gloria po ang nagre-reklamo. Nanay Gloria, andito si kung humingi ba siya ng tawad, patatawarin mo ba? Ako po, nandito po. Pwede man, pero supervision niya sa kuya. May pinangako pa siya duman sa paghalik niya sa Saudi, maski niya ang sabusit niya. Mama, dadagdagan ko to abe ang 5,000 tataon takat kito to sa bulan-bulan. Kaya tuminugot man tabi. Ayan. Kaya tabi, tuminugot man ang sa kuyang. Isa ba yan, Nanay Gloria, sa mga dahilan, bakit nag-iingay ka at galit na galit ka dahil ako, hindi na natupad hindi yung pangarap. Sa ay, pangarap sa usapan nyo. Ako tabi, sir, madam, dahil man tabi ako kwenta aki ko baga sirbihan ko. Dahil naman ko taninda ako so agom niya pagmamatrato ako. Ngunyan po so siya pagmamatrato niya ako. Ako po pagkaabot niya nag-uusip akong pagmamatrato ako ng agom niya. Anong ngunyan, klase? So hindi lang itong anak mo? Oh hindi lang itong anak yung, ko. Yung manugang mo? Yung manugang anong ginawa niya sa'yo? May record niya sa barangay tabi. Pagsurusuriyawan niya ako. Sabi ko di ulo, paalis na po ako dito. Napalis na po ako dito ng asawa mo. Sinisigawan ako. Ang sinasabi ko sa asawa niya, huwag ka naman tabi, sabi ko, magparatungit. Huwag ka naman magparasabong. Okay. Huwag ka naman magparatino. Okay, so kanya. Ulitin ko yung tanong ni partner, Nanay Gloria. Kung sakali ba, mayroon pa bang pagkakataon or tsansa na magkasundo kayo ng iyong anak na si Lucia sapagkat ikaw ang nanay, siya naman ang iyong anak? Pwede bang dumating sa punto na maayos na lang maayos ang iyong kayo, problema? Magkapinatawanan kayo? Balik kayo sa maayos na relasyon, pagsasama bilang magnanay? Ako, Lucia, tapi, pakihurong ko lang sa iyo, anak, ta iniwan man sa akin ng kaya ako nandito sa Bicol, ulitin ko sa iyo, Lucy. Ang pakiling ko lang sa iyo, maski man ko tatabi, inulugan mo ang daganan. Kaday ko alam, kaday ko aram, presiyo ang daganan, pagulo mo. Dahil mo man po, kami, pagpartaraman, tabi lang sarong ina mo. Na kami dyan, pinaestar kami kanina mi, dahil ako pinahulog. Nagadan su ina ako, dahil ka mo. Nagadan mi Yeswa, su ina ta, dahil ka mo. Ako mismo yung Gloria, anak ko yan. Okay. Ngunyan, pag-arabot nindo, araw ka inigibong nindo, maski sa'yan ako, kundain yung kumari ko, hain ako, hinanap mo ako, kung matig maganda, masaya ko dyan sa labas. Ano, maganda ka bang anak? Aber.
Ulitin ko, Nanay Gloria. Oh. Kung humingi ba ng tawad sa iyo yung iyong anak, mapapatawad mo ba? Ako, Lucy, mapirma ko. Mauli ko nga dyan sa matugdo kami dyan. Matugdo ka mo dyan sa dagat. So parang ang gusto mo mangyari, ang gusto ko, gusto mo mangyari, kami. Mag-ibahan man giraray ka mo. Iyo. Oo, pero mapapatawad mo ba yung anak mo? Ako, Lucy, ang mga aki mo, padaba ko. Pero ang manugang kunong, eh. Ika mismong anak ko, tagaling ka dito sa akin. Kaya mong patawarin? Kaya kita patawarin, Lucy. Talang-alang man na makulong ka, ta abo ako mag-argam ko. Pero magbago ka. Bako kang ganyan sa magulang mo. Okay, dito tayo kay Lucia. Oh, Manay Lucia. Iyan ang ang sasabi ko. Kaya ka daw patawarin ng iyong nanay, maliban sa asawa mo. Mm-hmm. No way. No way. Oo, pero mm-hmm. yung mga apo niya, yung anak mo ay mahal na mahal ng nanay mo. Ikaw ba, kaya mo bang humingi ng tawad sa nanay mo? Mama, sorry, Tabi. So, ali isa puso, Tabi, Ate Lucia. Oh, sorry, Tabi, Mama. Tapos, Mama, ako, tinaram ko na sa imo na noorin pa man, tinugdo ko ang arong na iyan, pwede, welcome natin, ka mo dyan. At nakikinig sa attorney. Mm-hmm. Welcome kayo dyan sa bahay na yan. Noon ka na tinanggi ko yan na hindi kayo tumira. Ang inano ko lang po, sir, kasi yung stepbrother ko ang titira doon. Yun ang gagastos din sa kanila. Eh gusto ko naman, si Mama doon lang talaga sa bahay, doon sa kabilang bahay. Wala nang problema sa akin. Basta, bakudan nyo, hindi pwedeng bakudan, hatiin. Hinati ko na po yun, sir. Hinati ko na po yun, sir. Ah. Dito po ang daan nila, sir, sa kabila. Gumawa na ako ng daanan nila. Hinatiin nyo na ba? Opo, para wala kayong gulo. Nanay, pwede ba yun? Nabakuran sa gitna para hati kayo? Pwede po ako makasagot yun. Sige po. Ako tabi at sir, pasalita po ako. Ako po may bahay dati talaga dyan. Mm-hmm. Mayroon po akong inadopted na dalawang bata. Mm. Ang gusto ko po makapag-aral, magkaroon ng edukasyon. Nagpaalam ako sa kanya, Nine, pupunta muna tabi ako sa Maynila. Iatid ko itong bata doon sa papa nila at kakuya niya. Ang gusto kang kuya mo, kapag eskwela, magkaroon ng edukasyon. Nakiusap po ako sa kanya. Ay, katulad niyan, sir. Pagdating ko, wala na yung mga gamit ko. Wala na yung mga... Sana. Wala na yung bahay mo. Bahay ko. Sinira na nila. Ginawa na nila ng banyo. Tapos yung mga urokan ko, kinalagay niya duman sa tabi. So, ni-renovate po. Pinaayos. Okay. Okay. Okay na yan. Nangyari na yan. Kasi ang hinahanap natin dito na Gloria, solusyon. Kung talagang gusto niyo magkasundo, at magkakapinatawaran, pwede bang hatiin nyo yung pinag-aawayan yung kwan na may bakod? Opo, yes. Walang po sa akin, sir. Payag ka ba doon? Walang problema sa akin, tumira sila. Hindi, pero, hindi gusto ko sabihin, may bakod para hindi kayo... Opo, opo, mas maganda nga po yun. Hindi, gusto ko lang linawin na ni Lucia, kasi nakita ko yung bahay nila, partner. Yes, partner. Kami mismo yung nagpunta. Etong bahay nyo sa unahan, eto po yung pinagawa nyo. Opo, opo. Saan po doon titira si Nanay Gloria? Doon sa bakanting na po yan. Sa bakanting lupa sa likod, na walang bahay. May daanan din doon. Ayan, ayan, partner. So, iyan, bakanting lote. Ito yun. Bakanting lote, dyan si Nanay. Dadaan siya dito. Dito siya dadaan, may kalsada rin dyan. Oo, may maliit po na daanan dito. Parehas kami. So, saan po dyan? Ano, gagawa? Gagawa ka na lang, gagawa si Nanay Gloria ng bahay niya. Dyan sa likod. Dyan lang. Kasi sabi niya, ang papagawa daw po yung kapatid so ko sa sakali, akin. So kung sakali, halimbawa lang ha, na dumating tayo sa punto na binakuran, nagpagawa din ng bahay niya doon sa likod, dadating ba sa punto na hindi na kayo mag-aaway, magsisigawan, magsasabihan ng mga masasakit na pananalita? Ayun nga, gusto ko po, sir. Ayoko, huwag niya na akong pakialaman dito. Hindi na po ako makialam. Kung may bako dito, sir, parang sistema namin, walang ingayan. So, payag ka, Manay, na bakuran yung ano? Doon siya sa bakanting lote? Gagawa ka na rin lang ng tirahan mo doon? Opo. Okay. Ako papayag, sir, kasi uuwi yung stepfather ko, uuwi yung stepbrother ko. Doon sila. Sa? Doon sila sa pinagawa nilang bahay. Sa likod. Ako dito. Dito rin so, wala nang mangyaring away. Pwedeng gawin natin yung kasunduan sa barangay? Opo. O, partner. Basta, gusto ko lang linawin, ha? Gusto ko lang linawin. Kasi ito pala yung ugat ng pinag-aawayan talaga, eh. Pero po, sir, yung bahay na po yan, naka-remittance po yan, yung dalawa kong anak. Naka? Yung nakapangalan po dyan, dalawa kong anak. Sa? Maliit, sa lupa po na yan. So, yung bakante. Pag nawala po ako, anak po. Okay, linawin ko lang, partner, ha? Itong bahay na nasa unahan, nakapangalan na sa anak nyo. Opo. Yung lupa na yon, yung lupa. Sa akin po okay, yung lupa na yon nakapangalan na din sa inyo. Opo. Si Nanay Gloria ang ibinibigay niyo sa kanya yung lupa sa likod. Opo. Bakanting lote. Okay. Nanay Gloria. Okay na po sa inyo yung lupa na yon.
Hindi okay. na po kayo magkakaroon ng iringan paman or pag-aaway. Hindi ako sa kanya na makikialam. Mikropono po, nanay. Hindi na po ako makikialam. Hindi ka na magsasabi ng kung ano-ano? Hindi. Huwag lang po siya maingay. Po, wala na. Kasi basta po kami maingay. May daan, may pintuan, sarado. Okay. Palagi man po akong wala dyan. Okay. Okay. So malinaw na ngayon, gano'n na, nanay, sa muli. So, sa muli, ano ang mensahe mo kay Ate Lucia? Mong patawarin ang iyong anak. Ako, anak. Tingnan mo po si nanay. Ako, si anak, Lucia. Mahal na mahal kita. Pwede bang, Manay Lucy, lumapit ka sa nanay mo? Mahal na mahal kita, Lucy. Sige na. Kata kung wala ko, wala ka man. Iyan. Ngayon, Lucy. Sige. Sa lupa, sinayang may ganong wato. Mama, pati ikaw. Ako sa kita tubig. Bakit naman ginawa mo? Ginawa mo. Lupa talaga partner eh. Hindi ginagawa niya sa akin. Kailan mama hindi ako masama sa iyo, alam mo yan. Hindi kita mahal anak, iniwanan kayo ng tatay ninyo. Sinalok. Oo, oh, yun na, tama na. Mahal na. Kailan mama, tandaan mo, hindi kita sinasaktan ha. Tandaan mo yan. Alam ng Diyos yan. Kahit kayo iniwanan kayo ng tatay niyo, hindi ko kayo pinamagay mga anak. Okay. Okay. Attorney. Salamat. Yes po. Opo. Attorney, may magandang po natin. Development, may magandang development, attorney. Mhm. Nagkapatawaran hindi po. Hindi tayo darating sa mga kaso. Mhm. Ayun po, yan din po. Actually po, pagka may mga ganyan din po akong nakakalap or nangingipon ng aking opinion, lagi ko din po talagang sinasabi kung kaya pong pag-usapan, pag-usapan po dahil hindi ko naman po sa sinasabi wag po natin ipasa legal pero sabi ko naman po kanina, lahat po ng problema nakukuha po sa magandang pag-uusap. Okay. So, napakinggan niyo po, attorney. Ganun po ang gagawin, mas maganda po. Opo, napakinggan niyo po, attorney, na ang talagang punot dulo at ugat ng pinag-aawayan ay yung tirahan na bahay at yung bakanting lupa. Mm-hmm. Ngayon, nagkasundo na yung itong si Nanay Gloria, dito na lang titira sa bakanting lupa, magpapagawa na ng sariling bahay, babakuran na lang para hindi na sila nagsasalubong pa siguro. Ano bang magandang gawin dyan, attorney? Kailangan bang gumawa ng kasulatan sila sa barangay na ganun ang magiging usapan? Siguro po, ang magandang gawin po dyan is, tama po kayo, magkaroon sila ng kasulatan, idokumento po nila na kung ano po ang kanilang kasunduan, kung ano po ang kanilang pagkakasunduan sa partihan po ng property or nung kinatatayuan po ng kanila pong bahay para hindi rin po sila mahirapan na puro lang po sila sa salita lang po nag-agree or ano. So mas maganda pong idokumento po nila. Tapos magkasundo po sila sa barangay para din po may mga witnesses or talagang makita rin po nila na maayos po nila yung kanilang problema. Ayun, yun partner naman importante, ngayon ang magiging trabaho mo, partner. Importante yan, attorney, kasi dyan na yan ang magiging lakas nila na eto, Nanay Lucia, nagkasundo tayo. Basta ipangako nyo naman sa amin dito, maraming nanonood sa atin ngayon, na pag nangyari itong kasunduan na ito, gaya ng advice ni attorney na gawin natin itong kasulatan sa barangay, huwag na kayong magsasabi ng mga kung ano-anong masasamang salita. Mikropono po. Huwag na kayong magsigawan doon at magmurahan. Di ba po, sir, ma'am? Kinagabihan, nag-away kami, mama. Kinabukasan, nagpunta sila sa bahay. Nandun si Kagawad. Tamang. Mm-hmm. Nag-ayos naman kami. Tapos sa lupa daw, yun nga po ang sabi. Gagawa kami kasulatan. Mm-hmm. Tapos yun, saya-saya pa namin. Kumain kami. Tapos nagulat na lang ako. Nandun na ako sa post. Tapos nireklamo na ako ni mama. Okay. Tapos na yan, Ate Lucia. So, ano po yung pakiramdam ngayon na nag-ayos na kayo? Sa akin po, napakagaan. Pero sinasabi ko sa kanya, kahit kailan hindi kita sinaktan, binuhusan ng tubig na sinasabi mo, hindi totoo yan. Alam yan ang Diyos. Mamatay man ako ngayon. Nanay, magaan ba at sa pakiramdam po, sir, na magkakasundo kayo ng iyong anak? At saka po, sir, kung sa financial po, wala po akong dalang pera. Binibigyan lang din po ako ng kaibigan ko na sa Amerika. Pinadala na ako ng pastindahan para hindi na ako malis. Mm-hmm. Kasi puro padala po ako sa kanila. Wala po akong ipon. Mm-hmm. Oh, Nanay Gloria. Anay. Kaya sa pera, mama, wala ako. Ako pinadala anak, na ako kahapon ni ate. Baby. Masaya ang loob ko. Tsaka ni kuya. Na. Para may tindahan lang ako. Ako talaga, anak. Pati ang mga anak mo, mahal na mahal ko. Oh. Kung ikaw baga, nagpaalam ko sa akin na naman, mama, maalis ako. Sino maalaga ng mga anak mo? Siyempre, mama. Kaya mas maganda man iniung hinarap kita ayun. Ang ginagawa mo sa akin. Ingat natin ang masasabi sa iyong kapatid mo.
Manay, anong masasabi mo? Mukhang nagkasundo yung kapatid mo at saka yung pamangkin mo. Kami po, magkakaparatid. Kami po, away-bati. Mm. Palapit po, Nanay, yung mic. Wala po kaming mga, wala naman po kaming mga problema. Kahit na kami inaaway niya, naandyan ako sa kanya. So, mas maganda na itong nangyari ngayon na nagkasundo. Oo, ako po, gusto ko man po, magkasundo kami. So, maganda ang pagsarama-sama namin. Opo. So, ayan. Yung kumari naman ni Nanay Gloria. Iyan ang gusto ko po. Ikaw bilang kumari, anong masasabi mo? Mukhang nagkakaayos naman ah. Ta, yung anak niya, hindi ko naman ito inaapin. Anak ko naman, parang anak ko naman din ito. Basta ikaw, handa ka lagi na tanggapin ang iyong kumari. Bakit ba kayo nagkakumarihan? Parehas ba kayo marites? Ano? Ay, hindi po. Hindi to mo lang nanay yung mic mo. Huwag mong masyadong igagalaw ha. Para mas clear po ang ano. Yung anak niya po. Ayun, inanak mo. Yung anak noon. Sige. Eto na lang nanay, nakabilang kamay. Okay, ngayon partner, ganito. Nagkakaayos na. Ang magiging trabaho mo naman ngayon partner, samahan sila sa barangay, schedule, para doon gawin ang kasalanan. Pwede bang baliktad naman tayo partner? Pwede bang ikaw naman gumawa niyan? Saan? Puntahan mo sa barangay. Trabaho mo partner, magpunta sa barangay. Okay. Mas magaling ka dyan. Sige, Nanay Lucia, narinig niyo po si Nanay Gloria. Mukhang galing naman talaga sa puso niya. Kailan po pwede kayong... Kailan kayo pwedeng magkaroon ng harapan sa barangay para gawin ang kasulatan? Gaya ng advice ni attorney. Kailan, Nanay Gloria, pwede? Pairperan po ako, yan. Bukas? Ako po. Bukas? Pwede ba? Pwede po bukas. Ako, uuwi ako sa Maynila, sir. Una. Basta kami, may kasulatan. So, bukas pwede na bukas? Opo. Mga anong oras? Mas yan anong oras po, sir. Nanday ko man mas... Biyernes bukas? Biyernes bukas. Opo. Pwede man po sa aga, pwede man sa hapon. Okay. Ikaw, Manay, okay ba sa inyo? Bukas? Okay naman. Partner! Gusto mo yung mangyari para at least kahit pumunta kang Maynila, pag uwi mo, nandun pala yung lupa. Sige. Anong oras pa, partner? Okay ka ba sa'yo? Oo. Madam, huwag yan lang gugulo dito sa bahay. Hindi, kaya babakura na nga eh. Kaya magbabakura na eh. Wala na mangyayaring pang gugulo. Yung microphone o. Yung asawa ko po, pupunta po dyan sa bahay, binibigyan ng allowance yung ganito na lang, partner. Lulubos-lubusin natin, manghingin tayo ng mga lumang yero para bakura na. Yung mga lumang yero, mayroon basta pa kamay na. Nakikinig ang sa atin dyan, may mga lumang kayong yero. Ang pinaka-importante, partner, okay na sila. Okay na sila. Okay, okay na. Ayos ka ba, partner, na bukas? Biyernes. Oo, mag-ina. Ikaw naman. Asawa naman po, madam. Anong asawa? Abayaan niya yung asawa ko na pumunta doon sa bahay, nagbibigay ng pagkain sa mga anak. Hindi naman niya makikita kasi babakura na nga. Okay na yun, pinakamaganda. Huwag mo na pakailaman yun. Kaya mananawagan ako doon sa mga nakikinig sa atin, baka may mga luma po kayong yero. Tulungan na natin ito para huwag na magkita kasi mas maganda hindi nagkita. Halimbawa dito, partner. Ganito na lang. Si Nanay Gloria, nandito. Kahit pumunta yung manugang niya dito, hindi niya makikita. Ganito na lang, Nanay Gloria. May papangako mo ba sa amin ngayon na hindi mo napapakialaman kung anong manangyayari sa kanila doon? Nangangako ka ba, Nanay Gloria, na isasara na ang iyong mga... Bunga? Po. Isarado niya dahil sa makita. Ang ugali ko po dyan sa Buragues, sa totoo lang po, sir. Hindi ako nagluluwas kay bahay. Ayon. Nasa bahay lang po ako. Pupunta akong palingke, pupunta ako sa bayan, pasok, ayan. Sarado ang pinto. Ganito lang, Nanay, ha? Bawasan mo lang po ang iyong kakangaw, ano yan, bunganga. Kaya Ate Lucia, magiging tahimik okay po na kayo. At saka mas maganda, Nanay Gloria, may mga lumang yero, di ganyan. Hindi mo na makikita eh. Diba? So partner, hingi tayo ng tumas sa Akubicol. Okay. Alam ko ang Akubicol may mga lumang yero. Ang Akubicol party list may mga lumang yero. Mga lubos-lubusin na natin ang pagtulong. Lagyan na natin ng lumang yero para hindi sila magkita. Doon sa bahay namin, partner, maraming lumang yero. Pala, marami pala eh. Okay. Salamat po. Attorney, balikan lang natin si attorney at nagkasundo na. Attorney. Yes po, opo. So, minsahin na lang siguro, attorney, dito sa magkabilang panig sa magnanay na nakarating dito sa ating palatuntunan ngayon. Nako, at ako naman po ay natutuwa dahil naging maganda po ang inyong pag-uusap po ngayon na sana po kung ano man po ang inyong hindi pagkakasunduan, pag-usapan na lang po ito ng maayos. And kung ito naman pong patukoy naman po ito sa lupa or dito sa ating tinitiran, na idokumento po natin na kung hanggang saan lang po kayo, si Nanay Gloria, or hanggang saan lang din po yung bahay ni Aling Lucia. So para po tuluyan na po magkasundo yung bawat partido. At kasi po, sa totoo lang, iisang pamilya lang po tayo. Dapat sa pamilya pa lang po na ayos na po natin ang mga ganitong problema. So natutuwa po ako sa naging
naging resulta. Maraming salamat po. Ayan. Naiiyak pa si... ano yan? Iyak or tuwa? Nanay Gloria? Natutuwa po akong naiiyak. Naiiyak siya, partner, kasi nalaman niya marami kang iiyak. Nagkasundo na kami. Nagkasundo na. Papatirayin niya na ako doon. Tang gusto ko man tabi, anak. Kami... So, anak ko doon sa Maynila, tabi, may trabaho. Oh, ayos na. Ayan, no problem na. No problem na. O, magkita kayo sa barangay mo. Anong oras, partner? Oh, sige. Anong oras, partner? Basta, anong oras available kayo mo? Pwedeng umaga, pwedeng hapon. Puntahan na lang natin, partner. Okay. At ulitin ko, partner, ulitin ko, nananawagan ako sa Ako Bicol. Alam ko, may mga luma kayong hero dyan na dadaanan ko. Ayan, mga ka-action. Ibigay na para hindi na magkita sila. Naging maayos po ang kanilang... magiging ina at anak. Hangad po namin na maging maayos po talaga kayo. Ano po? Siguro, ilingin ko lang. You're once sa muli, magyakapan kayo manay at hindi na masyadong kita mo lang itong yakapin mo yun din itong kapatid mo. Ayan. Huwag na kayo mag-away. Ayan. Bulag na. Hindi na nakakakita. Ayun. Pwede na bang magkasundo? Join ka na, manay! Ikaw eh! Ayan, group hug! Group hug! Group hug na! Oh, ay, ayos naman ah! Partner, yung luma mong yero, ha? Ate. Baka mahulog. Tatlo na lang tayo, ate. Oo, naiingay din ang sarap ko yan. Itong tanong ako, piriyama. Ikaw ang panganin, ate. Naiingay ako sa iyo, ate. Pasensya. Dahil po kung minsan po, aburido ako, ate, ano, na ayaw ba talagang, saan yung microphone? Pagka ako nagkapabahay doon, doon ka sa akin, ayaw ka ba talagang pinahalis ni Tinan? Ayan. Kaya ngayon, doon ka sa akin. Ayaw. Kaya ako naman iniinayos, inano si ate ko, saan gusto ko maging sa Rawilma, yung mga kapatid natin, yung kagalak natin. Marami ba tayo? Welcome naman sa akin. Okay na, mga ka-action. Ayan. O, isa nga pala, partner. Nanonood sa atin ngayon sila Attorney Bobby Ann. Ayan. Hello, Attorney Bobby, sir. Magandang hapon, sir. Si Attorney Congressman Jill Bongalawan. Nanonood din, partner. Kaya lang, ang sabi dito ni Attorney Bobby, si Attorney Jidrick ang naiyak. Ayan, syempre. Yan, kasi partner tayong mga Pilipino, ugali natin yung magkaroon ng close family ties. Pag may konting problema sa pamilya, masakit talaga. Ang pangunahing layunin ni Congressman Saldi ko dito sa programang ito ay matulungan yung ating mga kababayan. Hindi lang sa larangan ng medisina, ng gamot, ng edukasyon, kundi maging ito pong mga pamilyang Bicolano na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, alitan, hindi nagkakasundo ay baka sa pamamagitan ng programang ito na kinonseptualize ni Congressman Saldi ko ng Ako Bicol Party List ay makatulong po at maging instrumento para magkasundo kayo. Ayan. Kaya maligaya po kami sa ngalan ni Congressman Saldi ko na natutupad namin ni partner at natutupad yung mithiin at hangarin ni Congressman Saldi ko na matulungan yung mga pamilya ng Bicolano. Ang maibalik, partner, ang pagmamahal at pagkakaroon ng peace of mind sa loob ng pamilya, kasi, ay malaking bagay yan. Bagamat meron nga tayo mga abogado na trabaho nila yung legal, pero kung sila nga ang tatanungin mo, ayaw mas pipiliin nilang makarating pa sa korte. Sa kasuhan. Correct. Mas maganda nagkasundo. Alright! So, masayang-masaya tayo, partner! Partner, huwag mo kalimutan nyo kung dodonate mong mga lumang yero. Masayang-masaya tayo nyan, partner. Marami ka palang yero doon. Marami ang Ako Bicol nyan, partner. Okay. Kunti lang yung sa akin. Mayroon po sa kuya, madam, na request, sir. Anong request? Request mo? Kakanta si partner? Ayan. May request ka, kakanta si partner? May request po sa kuya, ang hospital na magpa-extrip po ako. Okay. Ay, pag-usapan nyo. Sige, pag-usapan natin yan. Okay. Salamat. Si Ate Salamat. Lucia, Ate Lucia. Ano masasabi meron mo? Daw pong ipapa-extray si nanay. Bilang anak, kumusta naman po ang iyong tugon dito? Gusto ko rin may mama malaman yung extreme. Okay. Concerned si nanay Lucia. Okay, alright, mga kaibigan. Sa malaking pera, mama, wala ko niyan. Wala man akong pera. Maliit lang naman ang x-ray. Masayang pagtatapos ng napakainit na usapin at isyo ngayong hapon tungkol sa isang nanay at anak na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at di umano ay pananakit ngunit itinanggi naman. Pero ang importante dito,
naging instrumento ang programang ito para magkasundo at magkaayos. Ayan. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat kay Atty. Jedrick. Atty. Jedrick. Maraming salamat, Atty. Jedrick Angeles. Mabuhay ka. Mabuhay po kayo, Atty. Maraming salamat din po. Ayan. Mga caption. Yes po. Thank you so much. Salamat, Atty. All right. Maugma ko sa aki ko. Ramahal ko siya.